spinach ite. Everyone, and welcome to Fairfax Network Channel. And again, guys, I'm Papa Weber, and you can follow me on all my social media accounts. Wow! Ikaw na, Kate! Hi, I'm Kate. Duh. Hindi ka namin kilala, B. Hindi ka namin kilala. Hello, everyone. By the way, this is Gandang. Sasabihin ba kung saan sumikat? Hindi, B. Wala tayo. Wala akong ganun, B. Hindi. Uy, pero ngayong gabing to, alam ko, a lot of you is also wondering kung bakit nga ba sila yung naging part ng bottom four. Pero alam mo, ito yung lightest ata na maging na naging part ng bottom four. Ever yes. Since nagkaroon ng bottom, yung The House of Collab Season 4. Aminin natin o hindi ito yung parang talagang pag-uusapan mo na bottom four. Yes, kaya nga. Kaya wag na natin sila pag-usapan. Hindi, B, pag-uusapan pa rin natin. Kailangan natin maging fair. Kasi nga, di ba, tayo ay Fairfax. F-A-C-T-S, ha? Fairfax. Alam mo kaya sabi ko, ikaw na lang sa FNC After Dark. Pwede ba? Opo. Kasi daw hindi daw sumasakit yung ulo. Hoy! Ikaw, ang ganda-ganda ng buhok mo ngayong gabi. Gago, kaya hindi naman ako na-inform na hindi pala sa sinasabi. Kasi pangarap talaga ni Pao na mapasali sa linyahan namin daw. Wow! Sabi niya, alam niyo, dream ko talagang maging part. Mabash! Dream ko talaga na mabash. Kaya gusto ni Pao na na sumali sa amin ni Maureen. Maray, gusto mo pasabihin ko yung totoo. Kaya po, I think this is the time for you na maging part. Pwede po rin akong palitan, Pao. Hindi. Kaya dalawa, you're not exchangeable. Wow! Guys, mga hindi pa nakakamasali sa FNC Gam, meron po tayo official Facebook group. That's Fairfax Network Channel Gam o FNC Gam. Yes, guys. Magpadami tayo doon. At hi, mga jowa. Magpadami tayo doon. Pero yun kumayo na nga, guys. At magpakaran. Sino nga pa yung bottom four natin? We have Doms, Telly, Melly, and Race. Si Race. Grabe si Race, no? Si kota ka na, B. Pero alam mo, medyo na... Ay, ito na naman, pagtatanggol ko na naman si Race. Hindi, pero medyo... Kasi meron akong alam na naging kwento niya ngayon. Medyo na-understand ko siguro kung bakit medyo bumaba yung performance niya this week. But biglang na-startle siya sa pagsasalita kasi naka-nadya si Levy. Oh, hindi. Kasi true. Naisip ko na... Be, marupok na naman yung kaibigan natin. Ano na? Levin. Grabe. Ay, pag-usapan naman, mo natin yung Christmas party. Oo, grabe naman ang epekto. Levin ang Levin. Pwede naman Christmas party diretso. Oo, Christmas nga. Party. Ikay! Wala tayo. Eh, kasi nga sa Christmas party may kaganapan doon. May hindi nagpansinan. Oo, diba? Excuse me. Nung Christmas party, masaya ako ha. Sobrang saya ko ng wait Christmas lang, party. Wait lang, saan part na Christmas true. Party? Sa dun sa mansion. Sa Christmas party ng talk, nakasama both, FNC? Both, actually, both. O yung salubong ng Christmas party? Masaya o yung dito Christmas sa FNC? Be, mas lumaki yung mata ni Levin ngayon. Sabi niya gano'n, no? Pinagbabantaan ako. Bakit? Bakit may ginawa ka ba? Dito, magagalit ka ba? Tinanong ko nga si Levin, pwede ba tayo maging love team pero iba gusto mo? Hello. Eh di hindi nga kasi kayo love team pag ganoon. Love team nga lang, team lang. Hindi. Ah, okay. Oh, tandem na. Lang. Ah, tandem lang. Oh, kasi 'di ba pag love team dapat may feelings kayo or ano something. Ano na lang heart team para heart heart lang. Lang. Heart team kasi ay, hindi ayaw, naman ayaw, love. Ayaw ko maging ano eh, ayaw ko maging third party, third wheel o kung anong tawag. Pauso kasi yun. Tayo kaya dapat. Oh, wag. Heart team na lang. Heart team. So ano ngayon yung nafe-feel mo, Morengs, pagkatapos ng Christmas party natin sa The House of Collab and then sa veranda ng The House how of Collab. How are you today to yes. Find kamusta out? Kamusta naman yung feelings mo? Bakit ako yung topic? Alam nyo guys,
if it's not, sabi nila, if it's not meant for you, it's not really meant for you. You don't have to force things to happen. You, alam mo, tinanong ako ni Mama Jer, sabi niya sa akin, ito, Merry Christmas, Maribeth. At talagang no filter. Sabi niya sa akin, akala ko ba nag-usap na tayo nila Levin? Sabi ko, ano yun, Mama Jer? Sabi niya sa akin ni Levin, itatry niyo. Sabi ko, ha? Hindi, itatry na mag-workout yung love team. Akala ko itatry yung kasi relationship. Kasi ngayon, talagang inaabangan nila sa TikTok. Hindi, iba yung sinabi. Content, eh. Iba yung sinabi mo sa akin, ha? Gusto mo makadapo sa'yo to? Pero yun, kasi marami talagang nag-ano, parang laging sinasabi sa amin na, ang tagal nyo naman, every Monday lang kayo nag-upload. Siyempre, pag Tuesday to Friday, ibang schedule. Merry Christmas, Maribeth. So, ayun na nga, balik tayo sa ano, sa mainit na topic dun sa Christmas party. May mga hindi, mainit na topic. May hindi nagpansinan. Sino ba yung mga hindi nagpansinan? Sino yung mga hindi nagpansinan? Dorinx sino ba to? Sino yung parang hindi nag-enjoy sa Christmas party? Dorinx. Tapos na naglasing. Na-enjoy ko nang sobra. Nagpakalasing. At ang mangyari. Ito pa. Si Netch Itay. Go. Si Netch Itay. Ang kahit anong inumin, iniinom niya. Excuse me, that's... Oy, wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Alam mo, please. I-ano niyo ako kasi kahit si Levin, inaya ko. Si Pau, inaya ko ring uminom. But sabi ko, shot tayo. Ayaw lang nila tanggapin yung pinapashot ko. Uminom kami, pero hindi yung inom na sobra. Like, yung inom na nasasaktan, ganun. Hindi ako makarelate sa inom. Hindi na ako uminom eh. True. Pero umiinom kami ah. Black label ngayon inom ko eh. Tapos hindi yung, alam mo yung pag nasasaktan ka, yung inom na parang walang bukas. Mm. Tapos ang ending, suka ka, ganun. Hindi, ganito kasi yan. Pagdating pa lang natin, di na siya masaya. Totoo. Ay, masaya ako. Diba? Masaya ako. Hindi kasi may parang sinasabi siya nun eh. Hindi naman sa kanya umiikot yung pag mundo. Pag hinanap mo tong tao na to, eto yung mga inumin, nandito siya sa gilid. O, hindi the whole time. Baka kala niyo dahil nila kami nag-usap ni Levin, ganyan talaga kapag hindi, ano. Kasi umupo na, di ba, Levin? Nag-upo naman tayo Merry sa isang Christmas, upuan. Merry Christmas, Jessica! Kumanagasa sa akin eh, kaso lang, iba talaga yung gusto eh. Hindi niya kasi favorite yung gold. Favorite niya red. Oo. Kasi red flag yung, kasi siya. Oo. Yung mga ano kasi, yung mga red flag kasi na tao, favorite talaga nila yung mga naka-red o yung mga ano. Tinatanggap ko na yun, sabi ko nga, okay. Ah, so nasasaktan ka nga. Nasasaktan. Hindi ako nasasaktan. Ba't ako nasasaktan? Levin, eto ha, sasabihin ko sa'yo. Kung ba't sino nagpapangalan? Eh, wala nga. Wala naman kami binabanggit. Kung sino man yung gusto mo, support naman ako. Wala naman problema yun. Marami, sabi ko, pwede naman maging love team ng walang ano ha. Hindi nga love team, heart team lang. Totoo. Para lang sa heart, ganun. Yun na. Ano, puppy love, ganun. Ano ba? High school ba sila? High school ba sila puppy para love maging puppy kasi love? Syempre, di ba, pag puppy love, parang nafe-feel mo infatuation lang sa tao. So, ganun wala lang yun. Wala naman na dapat tayo sa infatuation na stage. I mean, kaya nga, puppy love lang para kay Levin. Mm. Ano, wala naman? Koy talaga, may mukha yung lahat. Merry Christmas sa Jessica. Yan guys, Merry Christmas. Hindi ko lang alam kung Merry pa yung Christmas ng iba dyan. Kasi dalawang beses ba naman na Christmas party eh. Tapos, hindi actually. Tapos bukas pa, no? Actually, tatlong beses tayo nag-Christmas party. Una sa Christmas party, kasama yung mga wala sa talk at wala sa FNC. Pangalawa, Christmas party with Taos of Collab and FNC. Tapos kagabi, yung FNC lang. So, yung dalawa na yun, masakit yun para kay Moreng. Mm-hmm. Ano kasi? Hindi lang yun, bukas din. Hindi, abangan nyo. Pero hindi na masakit for me, I will be happy naman. Hindi, i-explain ko sa'yo, nasa season 3 na kasi si Levin ng buhay niya. Season 2 ka. Oo. Season 3, episode 3 na siya. Netflix. Actually, ano yung mo, title ng buhay ni Levin, The Lover Boy. Huwag ka nang masaktan kasi season 2 hindi pa lang niya crush yun. Hindi ako nasasaktan. Kuyo, masyado yung ginagawang issue. Hindi, grabe kasi talaga kung makita niyo yung facial expression niya, tahimik lang siya. Kasi tahimik talaga. Naman na talaga ako kahit dito tapos, sa bahay. Tapos alam mo, mag-isa siya sa taas ng TRD. Hindi niya ako makukurot. Hindi niya ako makukurot. Kurutin mo si Toki, tignan ko. Hindi, alam niyo ba bakit mag-isa ako at nalulungkot ako dun? Kasi sa gilid ko, yung ano, si Jethro tsaka si Zyra, nag-exchange gift. Hindi, nung inakyat ka namin, si walang tao Itay. Dun. Ito, si Netch Itay. Na ang content creator na sabi niya, oh, bakit hindi siya umaalis dun? Ganito, ganyan. Wala ko sinabi. Oh, si Netch Itay, ganun. Hindi, bakit hindi siya umaalis dun? Ibig sabihin,
gusto niya yun. Hindi. Hindi. Ganito okay, ba? Correction. Tapos narinig nung... ko kasi yung usapan na yun. Sabi ni content creator, hindi, gusto niya yun kasi hindi siya umaalis doon. Halata ko naman. Wala akong sinabing, bakit hindi siya umaalis? Hindi. Ako mismo nag-inform na, hindi siya umaalis doon. Hindi. Kasi lasing siya noon. Tapos ako, may wisyo pa. Tapos, di ba nga, totoo, hindi yun nangyari. Inaalagaan ko siya. Tapos nag... ano siya, naglalabas siya ng sama ng loob niya, ganito, ganyan. Pero hindi naman siya nasasaktan nun sa ganong face na, ano, hindi siya nasasaktan nun. Ayan na, inano na kita. Thank you guys! Ingat po kayo. This is more. Hindi. Okay. Pero grabe yung uh-oh, isa talaga na to, no? Ang tibay ng mukha na pagsabay-sabayin yung mga babae. Anong problema mo sa boy? Tapos sasabihin ang i-reason out, niya sa'yo, wala na muna ako nililigawan ah. Oo, yun yung sabi niya. Wala daw siya nililigawan. Wala na muna. Pero, may point ka naman. Mm-hmm. Nagagets naman namin yung point mo na pwede kang magdami na babae. Pero, kasi, nagpapakita ng motibo tapos papakitaan mo yung isa tapos papakitaan mo yung isa. Hindi, group chat kasi yun. Group lovers ba gusto mo? For sure. For sure. Pero sabi naman niya, ano, willing naman daw siya pumasok ulit sa relationship basta si Jelly ba? Ang hirap mo talaga B dito B. Ay hindi ba sasabihin Levi, ay nag-walk out. Grabe naman yun. Grabe talaga sabi niya sa akin no. Be masaya na yung Christmas ko. Sabi ko bakit? Tapos ganoon niya. Ah picture nila ni Jelly. Oh, alam mo, wala akong masabi pag yung dalawang to yung katabi ko. Kahit nung nasa mismong Christmas party kami, lahat na lang, kahit nung umuwi kami dito at kinabukasan nun. Guys, anyways, bottom four na yun. Tapos yung ano, tapos yung Christmas party natin sa veranda. Di ba nag-games-games nga kasi nun? Eh, alam mo yung ano, the boat is sinking. Oh. Tapos huling-huli talaga sa video ko yun. Eh, nakaganon kasi ako. Dahil sa vlog mo yun. Nagbablog nga kasi ako. So, abangan nyo sa vlog ni Kate yun. Nagbablog kasi ako nung Christmas party. Tapos, sabi ni Sir JB, group ourselves into 14. Na ganun. Ay, 4. Tapos, ang unang hinila ni Levi na ganun, no, si Jelly. Kasi may grupo-grupo naman na lahat. Alam nyo, ba't nyo ako ginagawang pulutan nyo yun? After nung games, hindi na siya nakipag-participate. Sino? Ikaw. Hoy, sinalihan ko lahat ng games. Hoy, sinalihan ko lahat sinalihan ng games. Sinalihan niya, please. Pero malungkot na siya noon. Tapos parang hindi. Alam mo yung nagiinuman lahat, nagpa-party lahat, si Maureen sa kagano'n. Hindi. Hoy, sinalihan ko po lahat ng games, please. Hindi ako nasasaktan. Sinalihan mo nga, para ma-divert yung attention mo. Diba? Oh, para hindi anyways, niya na makita guys, na ano. Alam mo, dahil bottom four ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bottom four. Ay, Sir JB, tanggalin niyo na nga ako kasama silang dalawa. Okay na po ako sa isang show ka dahil. Bakit? Oo nga, may show pa ako. Alam mo pa ako kaya ayaw niya na tayong kasama dito kasi gusto niya kasama si Levin. Oo, action. Sir JB, ang request po namin, host po si Levin, tapos ang guest po si Morris at si Jelly. Sino oy! Ang mas? Ganun. Alam mo, uuwi naman ako ng Jensen din. Guys, mamimiss ko kayo dahil uuwi ako ng Jensen. Ang mga topic po, Sir JB, ako na magbigay. Sino ang mas? Uy, mamaya, baka magalit yung jowa ni Jelly sa mga tapos, pinagsasabi natin. Hoy, hindi. Guest laman na. Bakit? This hindi, is a show. Hindi, sa mga link natin, wala po akong kinalaman dyan ha, please. Uy, wala naman naglilink ka. Oh, baka lang. Ang wala nililink po namin kay Levin, ikaw. Hindi naman namin nililink si Jelly. Sinasabi lang namin na gusto ni Levin si Jelly. Pero ang nililink basta namin po, kay Levin is ikaw. Tama na nga, yan yung sino nga ulit yung gusto ng mami mo? Sino nga ulit yung gusto ng mami mo? Wala. Si ano? Wala. Si Levin? Wala na. Sabi niya, mas gusto ng mami hoy, na si bottom to, hindi naman to. Dorex, ah. Ano ba yan? Uy! Dorex! Pot. Alam niyo, isang oras lang tayo dito, pero... So, ayun na nga, guys. Pag-usapan na natin yung bottom four. Matatahimik ka. Gusto talaga ni Kate si Dorex. Oo nga. Diyan mo, mababash na naman yan. Sa mga admins ko dyan, wala po mga ano dito ha, mga true to life stories. Puro po mga haka-haka at gawa-gawa lang namin. Ayun. So, ito na mag-analyze na mag-analyze tayo. Tayo. Ikaw, Morenx, bakit sa tingin mo sila yung bottom four? Pero, for the information of everybody ngayon, dahil marami tayong nakukuhang mga
ganaps din, hindi kami mag-share ng mga report cards. Yes, kasi... Wala kami i-share ng mga factual kung bakit sila na-bottom for. Madamot yes, kami today. Oo. Kasi baka may mag-ano na naman, may mag-rant na naman. Kasi bago lang po namin kasama si Pau, so hindi po namin papa-experience yung bashing sa kanya. Tsaka imagine niyo no season 3, di ba? Beg, kahit i-bash nila ako, wala akong pakialam. Wow, strong. Hindi, pero kasi no season 3, di ba, hindi nila alam kung ano yung reason kung bakit sila na-bottom, nagagalit kayo. Kasi hindi nyo alam. Tapos ngayong season 4, pinapaalam namin sa inyo kung bakit sila bottom, nagagalit pa din kayo. So now, ibabalik ulit natin sila sa mas mabuti pang wala na lang kayong alam. Hindi kasi, inaano lang, parang si Sir Javes kasi, yung The House of Collab and the Management, parang silang genie. Your wish is our command. Sabay-sabay naman tayo. 1, 2, 3, go. Your wish is our command. Ano mo, Reng? Sabay-sabay tayo, di ba? May dapat yung sasabihin ko. Sige, our. 1, 2, 3, go. Your wish is our command. Wow. Ganon. At dyan nyo napapatunayan na si Sir JV ay hindi lang basta-basta. Nakikinig talaga siya sa mga fans, sa mga tao, yung mga sinasabi, yung mga request nyo, yung mga, ano ba tawag dito? Yung mga suggestion nyo. Nagki-care naman talaga siya sa inyo. Kaya, ayan guys, hindi namin i-share ngayon kung bakit sila na bottom four. Siguro gumawa na lang tayo ng mga haka-haka na bakit nga ba sila na bottom four. Well, ipag-isa-isahin natin mga opinion. Ito legit opinion na to, hindi na to from the management. Bakit nga ba na bottom four si Meli, Telly, si Doms at si Riz? Ako nain ko si ano, si Doms. No, bakit nga ba si Doms? Ito sinasabi ko naman lagi kay Doms to na parang oo, nag-iikot siya sa mga content creator, pero parang hindi ko pa siya na-feel talaga sa season 4. Wala pang boom. Oo, wala pang Doms, si Doms yan. Ganito si Doms. Parang wala pa ganun. Parang yung kilos ni Doms, parang safe pa lahat. Ganun. Parang sobrang platonic. Playing safe pa rin si Doms until now. Parang, hindi naman siya sa playing safe kasi si Doms naman, wala ka naman talagang problema kung sa friendship lang. Pero I mean, ano to eh, all-star to eh. Kailangan mo talaga magpabida-bida dun. Kasi lahat ng kasama mo magagaling. Lahat yan may mga baon na ibubuga nila. At saka kahit ano no, kahit gaano kasi pag ang isang tao mag-content, pag hindi mo napapakita na may something ka rin. Kasi technically, lahat naman sila masisipag. Dahil nga binago na nila nung simula nung na-open dito sa FNC na mayroong mga ganito-ganito. Lahat sila sumipag. So ngayon, wala na sa standard yung pagiging masipag na lang. Kasi lahat sila nagsisipag. Ngayon, it's a matter of how will you fight? Yes. How will you tell other people na meron ako nito, na ako ito, paano, hindi na dapat ipagsasabay sa iba? Eto, paano ka mapapansin sa lahat ng magaling? Totoo. Yun yung question. Yun talaga yung dapat na question. Kasi paano ka mapapansin? Kung lahat magagaling, paano ka? Season 4 eh. Kailangan talaga extra ka. Hindi lang basta na marunong kang sumayaw, marunong kang magganito. Kailangan may iba din sa'yo ngayong season 4. Kasi di ba nung nag-audition yun nung sinasabi na ngayong season 4 iba na makikita nyo. Mm-mm. Ibang ganto na. So, saan na yung ibang ganon? Oo. Dapat ilabas na nila. Kasi, dapat ano eh, dapat nga hindi na nila pinapahintay yung bottom four. Hindi na nila sinasabi na, wake up call lang to. Oo. Dapat di na umabot sa ganon. Yes, isa din yan. Dapat hindi nyo tinitreat yung bottom four as wake up call. Kasi malay nyo, last week mo na pala to. Hindi mo na maipapakita. Kung ano. Next week, kung ano yung, kung ano yung naging... Tawag dun. Morengs. Go kayo. Call a friend. Wait, ano bang tinutukoy mo? Kung ano yung naging... Nakalimutan ko yung word. Call a friend, guys. Naging... Hindi ko rin alam kung anong gusto mo i-point out eh. Yung performance mo last week. Yes. Yung naging... Kung ano ka na ngayon. Like, di ba last week? Dapat may iba. Parang matamlay ka, ganito, ganyan. Tapos ngayon... Tapos promise mo sa sarili mo na magiging better ka next week. Ganun kasi lagi eh. Oo. Yung mga sinasabi na kunwari na bottom ako ngayon. Tapos hindi gagalingan ko na lang this week. Pag na-save ako, ganito gagawin ko, ganyan ganyan. And then dumating na yung week na yon, napapakita mo na yung sarili mo and di ko naman nagawa ulit.
Tapos, wala naman akong ginawa, kundi kung ano lang yung ginagawa ko before. Wala akong napatunayan. Tapos, bottom four ulit ako. Mm-hmm. Yun yung minimilipaw. Yeah. Na dapat. Ano pala? Progress. Ganun. Oo, dapat may progress. Yung progress mo, hindi na makikita kasi hindi mo alam kung hanggang Thursday ka na lang, di ba? At saka alam mo, I think same goes with race as well. Kahit madami nang napatunayan sa race, this season 4 kasi is not a matter of if you can do both eh, kung nakakapagsayaw ka or dance or whatever. It's a matter of kung ano yung makikilala sa'yo ng tao. Lalo na ngayon, na alam ko may pinagdadaanan siya, siguro it's a matter of ano yung tawag nun? Na apektuhan din siya sa nangyari sa kanya. Sa kanila. Na naging matamlay siya at hindi niya na nagagawa ng maayos yung mga dapat niyang gawin. Pero naniniwala pa rin ako sa iyo, Riz, na you can come back stronger. Okay, for whatever reasons, alam mo, sobrang believe kami sa iyo. Alam niyo naman yan ever since. Simula season 3, Riz is one of a kind. Pero yes. Ngayon, Riz, kailangan talaga mag-double ano tayo. And, double work. Yun nga, pag nasa, kasi nga all-star season to eh, so, kailangan i-separate natin yung mga personal matter sa work natin. Mm-hmm. May naalala akong sinabi ni Ransel one time. Sabi niya sa akin, alam mo never kung inuna yung emotions ko nung nasa... Nagkukwentuhan kami nun sa ano, nung pagkatapos na ng season 3. Never kung inuna yung emotions ko sa season 3 nun that time. Kasi, di ba nag-on and off sila nung jowa niya. Mm. Tapos parang, lagi niyang nire-reason sa jowa niya na, kailangan ko pa ba magmukmuk? Parang, alam mo yon yung parang, hindi naman na dapat unahin yung emotion. So, parang siya, mas inuuna niya talaga na, for example, tayo magjowa. Nag-away tayo ngayon. Tapos, parang ikaw nagmumuk, magpapakasaya ka. Tapos, instead na magmukmuk ako, ginagawa ko, nagkakontent ako. Ganun. Dinadivert mo yung attention mo. Sa iba. Sa iba. Ganun, pero, ganun, I mean, hindi naman namin ini-invalidate yung feeling ni Race kasi syempre pag tayo naman yun sa position na yun sobrang hirap din pero siguro kailangan lang natin i-manage kung paano natin mapagsasabay yung ganong matter. Uy, wait lang. Baka ma-misinterpret ako ha. Ang sinasabi ko lang na kinento ko lang yung sa part namin ni Ransel kasi sa amin parang mahirap sa atin, yes, mahirap sa atin na dalin yung emotion na nasa iba. Yung natatanggap natin sa iba, yung sakit na natatanggap natin sa iba, mahirap yun para sa atin na magawa ka ng content tapos may nararamdaman ka. Ang sinasabi ko lang dito is, kami ni Ransel, na kaya namin na kahit konti lang iiyak mo lang saglit tapos okay ka na ulit, tapos bangon ka lang ulit, ganun. Na parang hindi mo kailangan dalin yung feeling na yun palagi. Kailangan gawin mo pa yung motivation para... Alam mo yun, para maging strong ka, magawa mo lahat ng ano mo, lahat ng kailangan mong gawin. Kasi, nag-comment si Syra, same with me, hindi na din pwede idamay ang trabaho sa personal emotion, parang tawag doon pagiging professional. Yan, yung tinutukoy ni Ransel, na kwento ko kay Ransel. Yes. Actually, dapat, si Zaira, grabe yung management niyan. School, love life, and as a content creator. Grabe na pagsasabay niya lahat yun. And doon ako believe sa kanya. Actually, hindi lang si Zaira ang nasa season 4 na may ganyan. Si Rai. Oo, si Rai. So, marami din sa season 4 na talagang yung hindi lang love life yung kahati. May mga nag-aaral din talaga sa loob na. Oh, especially yung academics talaga. Saka sobrang hirap. Imagine nyo hirap. Sa dami na ng pinagdadaanan nila, idagdag nyo pa dyan yung mga comments ng bashers, yes, yung pressure sa kanila sa loob, hindi lang ng mga bashers, pati supporters din as well. Nakaka-pressure kaya mag-live up dun sa mga expectations ng mga taong nakapaligid sa'yo, lalo na yung mga nagsusupport talaga sa'yo, ang hirap-hirap. Lalo na pag... Ngayon, pag maliit na bagay, maliit na pagkakamali, nagiging big deal siya. Which is part naman ng buhay natin, yung mga lapses, di ba? Wala namang perfect talaga. True. Kaya minsan alam nyo, naiinis ako dun sa mga tao na, kasi public figure kayo, so you have to understand na lahat ng kilos nyo talagang pupunin. Yes, we do understand that. Pero you have to realize also na tao lang kami, nagiging weak kami sa mga bashing. Nasasaktan. Nasasaktan. Sobrang naano namin yan, yung mga kahit simpleng comments nyo lang. Hindi. Sa mga simpleng comments nyo lang. Hindi. Kasi sabi nila, parang na-hurt daw ako because of Levin. Pero before pa nangyari nung kay Levin, talagang, di ba, may pinagdadaanan na ako na maya-maya
iniiyak ko yun. Kahit yung mga admins ko kilala, kahit sila Mama Jer dito, alam nila. Si Morengs kasi ano siya, soft-hearted person siya. Parang so, konting bash lang sa akin na dadala ko. And that goes to show, diba, na kung feeling nyo, okay lang sa amin yung mga sinasabi nyo, ginagawa nyo. Hindi. Hanggang ngayon, nasa adjustment period pa din ako na yes. If I wanna go home ba, na doon na lang para maging tahimik or nasa peace of mind ako or magsistay ako dito for my dreams. And talagang mahirap, promise. Even, alam nyo, kahit sa tingin nyo, nakikita nyo na parang strong kami dito, na wala kaming pakialam. Pero at the end of the day, iniisip namin lahat-lahat ng sinasabi ng tao sa amin. Like, alam naman namin sa sarili namin, hindi kami ganun, hindi kami totoo, and we're just spitting facts, kasi nga, we are fair and facts. We're fair facts. Ganun nga yun. Kasi nga, yun talaga yun. Fair facts. F-A-C-T-S. Pero alam nyo, at the end of the day, we are very thankful naman sa lahat ng mga taong, kahit basher pa man yan o supporter. Nagpapasalamat kami. Because without you guys, wala din naman kami dito eh. Kahit anong mangyari, utang na loob namin sa inyo kung anong meron kami. Pero if you really love us as someone na sinusupport nyo, siguro hindi nyo nalang dadagdagan yung mga dadaanan. Tsaka yun sa mga bashers naman, huwag naman kayo mag-effort na gumawa pa ng dummy account. Totoo. Para na mag-comment ng ganyan. Ah, grabe, ang dami. Last week lang, ever since nung nag-bottom four na yung about sa simula analysis, hanggang sa nung may nasento, ilan kaming nabash dito, ilan kaming nagkaroon ng mental breakdown. Talaga. Lahat kami. Sunod-sunod. Yes. Alam nyo guys, hindi nakikita ng camera yon, pero totoo. Siguro pag na-live yung mga reactions nila, yung mga emotions nila, sobrang, para sa amin na nakakasama nila dito as a content creator, sobrang sakit din sa part namin. Totoo. Na nakikita silang ganun. Mm-hmm. Na parang, wala naman silang kasalanan. Kasi, promise. Nagdi-deliver lang naman sila kung ano yung dapat nyong malaman. Tsaka kasi, Christmas. Nyong malaman, kasi syempre, yun yung gusto nyong malaman. Exactly. Yun yung, diba? Yun yung request nyo, season 3. Bakit ano yung basihan ng bottom 4, mm-hmm. ano yung ganto. Tsaka binigay sa inyo. Talaga, sobrang tahimik. Promise. Sinasabi ko sa inyo, halos walang gustong mag-Twitter. Mm-mm. Kahit mag-live sa Kumu, napansin nyo ba, hindi na kami kasing active ng dati na nagla-live sa Kumu. Yes. Parang everyday simula, ako masipag talaga ako mag-live mula morning hanggang gabi. Talagang tinigilan ko yun ng dalawang linggo or isang linggo just to make sure na ayokong may nakikitang basher. Ang hirap, mm-mm. guys. To tell you honestly, we are having fun here. Sa totoo lang. Pero sometimes, mas pipiliin namin yung mga bagay na basta peace of mind over anything. Yun. Ano na lang natin, tulad nung kay Kate, na parang may word siyang nasabi na mali. Pero, in-address naman niya na mali siya. Pero like, yung ibang tao talaga na, hindi, mali ka talaga, ganito, ganyan. Like, guys, lahat naman tayo nagkakamali. Hindi naman tayo perfect. Tsaka again, pero, which is good naman kay Kate na hindi naman siya hindi siya nagpa-pride na hindi ano hindi siya nagpa-pride na hindi papanindigan ko to. Parang ganun, if clout lang talaga yung habol ni Kate, papanindigan niya yun. Actually, kasi papatulan niya kayo, pero she admit na wrong siya and nag-sorry siya. Yun naman yung importante. Para sa akin kasi, pagka alam ko naman na nagkamali ako, hindi ko talaga, alam niyo naman na sinasabi niyo, matapang yan, ganyan. Yung pagpo-portray ko as magiging matapang, nilulugar ko kasi yun eh. So parang pagka pangit yung nagawa ko, hindi talaga ako magmamatapang na hindi tama ako. Hindi ko inaangat yung sarili kong ganun. And ayoko din na sasana yung sarili ko na tinotolerate yung mali. Sa akin kasi, pag alam ko na nakita nilang mali sa akin. Kasi, hindi naman natin 100% na makikita yung mali kasi sarili natin eh. Kailangan natin ng ibang tao para makita yung mali natin. And, yun yung lagi kong tinatatak sa isip ko. Kaya, every time na I made mistake, talagang sobrang inaamin ko agad. Kasi, ayoko dumating sa point na hindi ako pinagkakatiwalain ng kahit na sino kasi sinungaling ako, kasi hindi ko ina-admit na mali ako, na malaki yung ulo ko. Ayoko nang ganun. Hindi ko alam. Siguro dati parang na-feel pa natin nung siguro mga high school pa, ganyan. Pero ngayon kasi habang tumatanda ka, parang nare-realize mo na nakakapagod kasi yung ganun. Nakakapagod na hindi ka aamin sa mali mo. Nakakapagod na laging sugarcoat yung sinasabi mo. Nakakapagod talaga lahat. So parang sa akin, nagkamali ako, okay. Sorry, move on, and yes. Tama na. Yan, huwag na natin pag-usapan. Nag-tweet nga ako kanina eh. Sabi ko sa tweet ko, wait lang. Let's go Twitter family. Nag-tweet ako na, piliin mo yung kaibigan na
masakit magsalita. Kesa, masakit magsalita. Ay, mami. Huwag dun sa kunwaring mabait, pero saksakan naman ng plastic. Totoo. Isa pa, one time. Isa pa? Okay, nag-tweet ako kanina, so sabi ko, piliin mo yung kaibigan na masakit magsalita. Huwag dun sa kunwaring mabait, pero saksakan naman ng plastic. Totoo. 'Di ba? Mas okay na yung sinasabi sa iyo, yung harap-harapan kaysa naman doon sa pag-uusapan ka na hindi mo alam yung mali mo, 'di ba? Mm. Paano mo yun yung palagi kong sinasabi? Paano like, mo makokorek? Sabihin niyo sa akin pag may mali ako para maitama ko. Mm. 'Di ba? Hindi yung ichichismis ka pa na. Pa sa iba alo, si Popo Weber mali na yun. Dapat hindi na tayo nagpapabalot sa sitwasyon ng yes. Ganun na ano natin lagi na hula, i-chismis natin agad bago natin sabihin sa kanya yes. Na mali siya. Para sa kanya yung totoong kaibigan. Pero yeah. Honestly, sa lahat naman ng mga may nasabing masasama, hindi kami galit. Okay, hindi kami galit to the point na parang naiinis kami. We still welcome you guys. Yes. We are still open to be friends with you, to make chikahan with you. But the thing is, wala lang. Siyempre, nalungkot lang kami. Magkaiba naman yung nagalit kasi nalungkot ka. Nalungkot at nasaktan. Oo, that's the correct term. Nalungkot kami kasi nasaktan. Kasi alam ko naman, yung iba doon na may nasabing, siguro hindi maganda. Nadala naging friends lang. Din naman at naging kachikahan din naman natin. Dito, nanonood din kayo, nasa Kumu din kayo. Yun na medyo na-hurt kami. Pero again, sabi ko nga, hindi kami galit. It's just that, yun lang, tao kami. May nararamdaman din kami. At yun din. Pero minsan, naguguluhan din talaga ako. Like, yung tao, gustong-gusto nila na, buti pa to si totoong kaibigan, ganito, kasi ganito magsalita. Pero hindi ko din minsan maintindihan bakit nila binabash yung FNC na yung sinasabi namin lahat dito ay totoo lang. Mm-mm. And walang sugarcoat na nangyayari. Tama. Diba? Alam mo yung natutunan ko sa nangyari sa ano? Natutunan ko sa nangyari last time. Parang hindi mo mapi-please lahat ng tao na maniwala sa'yo. Yun yung first. Second is, kapag hindi pumapaboro yung tao sa sinasabi mo, talagang marireceive mo yung bashing and everything na nakakasakit. Pero pag pumapabor, for example, nagkamali ako, hindi ka pumabor sa akin, nasa sa'yo, nasa sa decision mo yan as a person kung pagsasalita mo ako ng masama o iko-correct mo ako ng tama. Yun lang yun. Yun lang yung natutunan ko last time na parang yes. Pag nagkamali ako, dalawa lang naman lagi yung pamimilian eh. Either way na magagalit sa'yo kasi sasabihan ka ng masasakit na salita kasi nadala siya ng emosyon or iko-correct ka niya in a right way. Kaya sobrang tuwa din ako dun sa FNC gang na GC kasi diba, totoo. Nag-chat ka doon, nag-sorry ka and may mga sam na Naintindihan ka nila like, oo ate Kate, nasaktan kami sa sinabi mo, ganito-ganyan. Mm. Alam mo yung feeling na yan yung maganda kasi open sila. Diba? Tsaka you have to understand na same goes with season 4 na reality show. This is also a reality show. Lahat ng sinasabi namin, realidad lang. Now, naiintindihan ko naman, for example, may sinusuport ako, sinusuport kita Kate, and someone, siguro may nasabi negative, ma-hurt din naman talaga ako. Mm-mm. Pero, again, dapat niyo maintindihan na reality show din kasi itong ginagawa namin. Kumbaga kami yung nagde-describe ng mga ginagawa at sinasabi. Sobrang and at hirap. The same time, may mga opinions din kami that you should be welcome of. Kasi welcome din naman yung mga opinions niyo sa amin. Yes. Diba pang nagsishow kami, nagko-comment kayo, kahit bash pa yan, tinatanggap namin. Aminin nyo, may mga nambabash din dito sa comment section na, ay ano ba yan? Yung sa akin, parang puro morings bias, ganito. Tinanggap ko nga, hindi nga ako sobrang nagsalita. Nag-tweet lang ako na isang beses, tapos na. Pero hanggang ngayon, dinadala ko siya. Parang, alam mo, pinagdududahan ko din yung sarili ko at some point na parang, shucks, naging bias ba ako? Ang daming tao kong kinausap. Hindi lang sila Sir JV, nila sila. Ang dami kong kinausap kung tama ba yung ginawa ko, kung mali ba. Tapos iyak siya ng iyak. Grabe. Talaga, from morning. Umalis siya ng umalis siya ng isang buong araw para dahil lang gusto niya mag-unwind din sa nangyari. Ito, parang sabi ko nga, tikita niyo na lang ako, aalis talaga ako. Hindi ko talaga kaya yun. Tapos, ito yun yung mga time na parang, I wanna go home. Yes. Gusto ko na mag-stay ng Jensen. Lagi kong sinasabi yan. And until now, pinag-iisipan ko pa din siya. Parang kahit alam mo, ang laki na ng opportunity ko dito, ang dami kong projects na maiiwan. Sunod. Parang sinasabi ko, hindi, Lord, mas gusto ko pa rin yung muna yung tahimik na buhay. Pero sabi ni Sir JV, it's a matter of magpapatalo ka ba dun sa mga taong wala namang ambag sa buhay mo. Diba ganyan? So, mas piliin mo yung yung mga tao na
nagbibigay ng pera sa'yo. Exactly. Pero thankful pa rin kami ha, sa thank lahat you, Sir JB. FNC Gang na sobrang naka... Yes, FNC Gang, grabe. Since day one at day ano. Pag off-season, guys, pag nawala yung season 4, tayo-tayo pa rin yung magkakampi. Yes. Tandaan nyo yan. Totoo. Mga favorite yung content creators, dito rin sila magsistay kung yes. dito talaga. Pero I mean, most of them, baka dito, diba? Tsaka alam nyo guys, nagpapaka-strong din kami. Isa din sa reason ha, kasi ayaw namin mawala to eh. Ayaw namin mawala yung show, ayaw namin mawala na iwan namin kayo. Kasi sobrang napalapit na talaga kayo sa amin. Sobra. Parang lagi nga namin inaano, uy, mag-post kayo sa FNC Gang, uy, mag-update kayo. Parang ginagawa namin, deliverable. Yes, oo. Sobra. Para, alam mo yan, parang hindi namin papafeel sa inyo na naiwan na kayo sa ere bigla, na parang na-join kayo dyan, tapos wala naman kayong na, tatanggap ng mga messages sa amin or mga post namin, ganun. Kaya, every time pag walang nagpo-post sa FNC na sinasabi namin, uy, kamustahin natin FNC? Oo, lagi kayong nasa top priority list namin. At saka eto ah, tulad ngayon, wala tayong kaalam-alam bakit sila na bottom four. Totoo. Sobrang hirap. Alam mo yun, paano mo maa-analyze sa favorite mong content creator na nakikita mo naman yung best niya dun sa loob, pero bakit siya part ng bottom four? Ngayon. Sobrang hirap ngayon ha, kahit sa atin ng mga host. Ngayon, wala kaming sasagot sa inyo. Oo. Wala kaming papakita sa screen. Oo. Tama. Kasi unang-una sa lahat, parang ito na rin yung hinili nyo eh. Nung nagbigay kami ng mga realities, cards, mga reasons kung bakit sila na bottom four, medyo hindi nyo tinanggap. Diba? Pero ngayon, wala na kami papakita. Hulaan nyo na lang kung bakit. Ano ba maghulaan na. This is the guess the game challenge. Ay, hindi pala game. Guess the reason challenge. So, ang live natin ngayon ay hulaan kung bakit sila napasama sa bottom four. At hulaan natin pare-pareho sa comment section. Mag-type na kayo kung bakit sila bottom four kasi honestly ngayon, wala talaga kaming alam. Kung mapapansin nyo, parang walang kabuhay-buhay ang live natin ngayon dahil wala eh. Tsaka naka-live din lahat ng content creators. Mm-hmm. Wala eh. Wala kaming masasabi sa inyo. Wala kaming magagawa. Wala kaming mapapakita ng mga pruweba sa inyo na ganito yung ticket, content creator ganon. Nyo. Ganito yung bottom for participants ng ganito ginawa nila. Wala. Tama. Sorry. Parang masasabi mo na lang ngayon, sorry. Pero dun sa mga supporters pa rin ni Telly, ni Melly, ni Doms at ni Reyes, please, keep on voting kasi pwede na po talagang bumoto ngayon. For those of you na hindi pa nakakaalam, you may vote as much as times 25. Pwedeng-pwede na kayong bumoto doon. And I hope mapunta sa tamang time. Alam niyo naman kung sino mga deserving doon sa medyo tinagal-tagal naman na natin. Yes. So, alam niyo na yan eh. And sila namang lahat parang tumagal na doon eh. Lahat ng na-bottom four ngayon. Na-enjoy na ang 1 month. At saka, dito na natin mapuprove na it's a matter of survival of the fittest yes. talaga. Pag nag-start ka at tumagal ka hanggang naging season ender ka. Ang sarap kaya sa feeling ng starter ka tas end season ender. Yes. Exactly. Para napatunayan mo na, shocks, dito sa powerhouse cast na to, parang, ibig sabihin pala ba? Yes, na-survive ko to. Saktong nandito. Kasi, ito talaga, dito ako sa powerful belong. Mm-mm. Parang ganun. Parang masasabi mo na, tama lang na kinuha ko kasi until now, andito pa rin ako. Yes. So, ano naman yung masasabi nyo kay Melly? Kasi tapos na tayo kay Doms tsaka kay Reyes. Si Melly Let's naman. Go kay Melly. Kay Melly, maraming content creators yung natutuwa kay Melly kasi iba yung contents niya. Mm-hmm. Tapos, parang sobrang palaban nga siya sa challenges. Yung alam mo yung kahit babae siya, parang wala kayong magagawa. Uh-oh. Kahit babae ako, lalabanan ko kay lahat. Totoo, parang ganun kasi si Melly, di ba? Yun lang napapansin ko kay Melly. Ako isa lang naiisip ko. Ano? Nahihirapan silang mag-usap. Makipag-usap kay Melly. May language barrier pa rin. Parang yung language barrier. Kahit ako, barrier, B. No? Alam mo ba nung Christmas party? Pow! Right to ano. Sulat daw ako sa ano niya, sa notebook niya. Sabi ko, English ba? Oo pala. Nagpaikot siya noon. So, hindi ako nakapagsulat doon kasi sabi ko, unahin mo na lang sila kasi nag-iisip ako ng isusulat ko kasi English nga. Alam mo, naman, feeling ko kay Melly, based na nakasama ko siya. Si Melly kasi, sa hindi nyo alam, meron siyang mga episodes din na nagkakaroon siya ng mental breakdown. Mm. Yung parang hindi niya, same goes with FNC, meron kaming from time to time, nagkakaroon kami ng mental breakdown. And, ganun si Melly, kahit nung season 1 pa naman, sinabi na ng mga co-content creator niya na meron talaga siyang mga ganung episodes. And probably, baka nakaka-apekto yun kasi may mga times din na sobrang tahimik ni Melly at ayaw niyo makipag-usap sa iba. Mm-mm. So probably, nafo-fall to dun sa idea na
sa overall presence. Na may mga times na hindi siya nararamdaman ng mga co-content creators niya. And sometimes, baka they feel like na, ay, ano ba yan si ano? Mm. Si Melly, baka hindi namamansin. Baka, ganun. Again, this is just our opinions based lang sa mga, ako nakasama ko siya, based lang sa napag-usapan or nakita sa 24/7. Pero may ganun talaga. And probably, ay, siguro dahil nga patindi na ng patindi yung ano, yung mga ganap sa loob. Baka may mga ganung episode siya. And ramdam na, or baka, sa sobrang pagiging competitive niya na sobra-sobra, baka sometimes people too feel much, like, too much na siya na hindi naman ganun dapat katindi. Kasi nung nandun kami, may naging issue din na nasaktan niya ng physical yung ibang content creator na hindi na naman dapat. Shoutout sa'yo, Dede. Eto ah, baka. So, kumapit na lang tayo sa baka kasi wala talaga kaming kaalam-alam. Guys, and, para sabihin namin sa inyo, etong ilalapag namin ng mga sasabihin namin about sa bottom four ngayon ay wala po alam at ang mga management dito dahil ito ay own opinion namin. Yes. So, if ever na meron kayo masabi, pin all that to us. Sige, bash yun. Wah! Bash yun. Sige na, ganun na lang. Hindi, wag, hindi ko pa. Guys, hindi pa ako nakaka-recover, please. Parang si Morengs dito sa FNC, ah. Hindi pa siya pumasok ng season 4. Palagi lang siyang nasa taas, be. Kung ano lang siya, nanonood ng K-drama, hindi siya nakikipag-banding sa amin. Kaya sabi ko sa inyo, after season 3, parang ano, be, parang parang naging introvert talaga ako after season 3. Parang lahat ng pagod ko, nabuhos ko na hanggang ngayon, pahinga-pahinga pa din. Ako din, parang parang tayo lagi yung huli sa hindi. Ano, si Kate sabi. Si Kate naman, lagi naman kahit, alam mo yung naiintindihan ko yung pagod ni Kate kasi iba talaga yung pagod naman. Ng buntis. Buntis ka ba? Feeling ko buntis to. Masobra pa to sa'yo eh. Ikaw minsan, ikaw nasa baba na, tas nagsiswimming na tayo. Meron akong pangtanggol dyan. Si Morengs, nasa taas pa rin. Nakahiga, tapos nanonood ng Netflix. Tapos sinasabi, Morengs, ligo tayo, magbanding naman tayo. Sige guys, kayo na lang muna. Kasi guys, tapos sabi namin sa kanya, pwede pa mag-send home dito sa FNC? Ay, gusto ko daw pumunta sa year-end party ng talk, andun ba kayo? Yes na yes for you! Ako guys, uy, pupunta tayo! Hindi pa sure! Abangan na lang update, yung announcement. Update na lang guys. Namin kayo guys. Kasi hindi pa sa FNC gang. Pag di pa kayo naka-join, join na kayo. Pagtatanggol ko yung sarili ko kasi after yung ending na ng season 3 guys, doon na trigger. Hindi ko nga alam eh. Di ba sinugod ako sa hospital noon? Dahil sa allergy ko. Grabe yung allergy ko as in pumupunta sa mukha. Ngayon, nagkakaroon ako ng episode na after nung pag-hospital ko, araw-araw, every other 2 days, umiinom ako ng cetirizine na may antihistamine siya. So, nakaka-antok siya. So, ngayon, ang effect nun sa akin, 24 hours. Pag 24 hours ako inantok, tas bukas hindi, tas antokin ulit, iinom na naman ako ng gamot. Wala siyang pahinga. So, probably, parang kahit matulog ako ng kahit 6 p.m. For example, maaga matulog, 10 p.m. Magigising ako ng 2 p.m. pa din dahil sa gamot. Kahit nga may ganap tayo dito, natutulog pa din ako ng nakaupo at saka nakatayo. Feeling ko lang talaga buntis si Moran. Sige na nga. Kung buntis ako, accepted yun. Pero sige ito, na nga. Guys, pagbigyan na nga natin si Moreng. Okay na nga. Naging issue ni ano ni Ward nung season 2 na sinugod siya sa hospital. Ganon. Pero wala lang. Ngayon, I'm getting... I'm getting ano? Hindi, masalaw naging tahimik ngayon. Kasi nga, dahil doon sa nangyari. I'm getting a baby bump. Hindi. Baby bump na daw po yung susunod kay Moreng. Uy, wag naman, Gabi. I'm passing this baby to sa... Wow, ang social naman ang ano mo. Nasa home suite pa talaga. Home suite. Grabe naman ang katok niya. Tama. Kaya naman guys, kung gusto niyo ng mga ganitong kagandang furniture, kagaya ng meron kami, don't forget to visit home seat. Home seat. Page, Facebook account, Instagram, TikTok, at Twitter. Meron silang home suite. Yes, home seat daw guys. Pwede siyang upuan. Bumili na kayo ng home seat kung gusto niyo ma-jinx yung pagbubuntis niyo. Oo. Katok. Pero yeah. Sana naman kasama tayo dun sa year-end party. Pero for sure naman. Sana po kasama po kami sa year-end party. Totoo. O, balls magputukan. Hindi, baka ayaw ni Morris kasi gusto niya magputukan dito sa FNC. Ah, oo nga pala. Hindi, New Year. Naman to, ano, New Year kasi yan. 31 ng January. Pero pwedeng i-advance. Advance. Pwedeng i-advance yung New Year, di ba? At least, mga nganak ka. Ay, hindi ba? Sabihin na mga nganak. Hindi pala ganun. Sorry, sorry. Okay, let's move on to... Sino ba ni? Telly last. Alam niyo, may napanood akong video kay Telly kanina. Sir JB, bakit? Sabi niya kayo sa CCTV. Eto, parang nung nag-meeting kami nung nakaraan, tapos sinabi ni Kote na parang yung sabi daw sa kanya ni...
hindi ko lang alam ah kung sa ano lang yun, sa music lang yun, pero parang nadidistract daw siya. Oh. Masyado daw siyang naka ano, naka-focus kay Terry ganun sa loob. Si Terry. Ayan yung sinasabi ko eh, parang ang hirap tuloy ngayon na part ng bottom four na hindi nila alam kung bakit sila bottom four. Mm-mm. Ang hirap talaga mag-analyze, guys. Hindi nyo alam saan kayo mag-a-adjust, hindi nyo ba alam kung saan kayo... Basta. Sa bottom four na kasali ngayon, pasensya na kayo kung wala kami mabibigay na ano. Alam nyo naman yan eh, yung mga report cards naman na sinasabi namin last time, is alam nyo naman lahat yun. Kayo din naman naglalagay ng report cards nyo eh. So basically, yung di namin masabi dito, alam nyo naman sa sarili nyo kung saan kayo nagkulang. Alam nyo naman sa sarili nyo kailan violations nyo. Tama. Alam nyo sa sarili nyo kung na-share nyo ba lahat ng live stream, na-share nyo ba lahat ng mga dapat i-share, o kaya yung nagawa nyo ba lahat ng contents na dapat i-contents, di ba? Kasi yung deliverables pala natin, di ko alam kung meron din rin sa talk, ha? Kasi yung deliverables natin, bibilangin mo yung ilang content mo, ang nakasama mo ang content creator. Yes! Collaboration is important. So baka, isa din yun sa way, isa din yun na hindi nagagawa ng season 4. Di ko alam kung meron sa inyo. Oh, hindi ko lang alam kung meron na din sa inyo. Tapos yung One Big Family One na... One Big Family na... na TikTok at saka yung One Big Family na i-share mo siya sa Facebook page. Tapos yung ano natin, yung mga lives natin dito, di ba? Part din ng deliverables nila. Yun. Tsaka yung days going out. Alam nyo naman yan. Yan lang naman din yung pinagbabasehan namin dito tsaka yung sinasabi namin dito sa ano. Wait lang. Pero eto. Uy, yun. So, yun nga. Kasi yung message kasi na pinakita ni Morix parang mga ato. Wake up call yun. So, ayun. Lahat naman ang sinasabi namin dito, kayo lang din naman naglalagay niyan. So, possible na balikan nyo na lang. Balikan nyo na lang kung saan kayo nagkulang. Balikan nyo kung kayo ba yung pinakamababa sa anong tawag doon? Report cards nyo this week. Kaya napasama kayo ng bottom four. And tingnan nyo rin yung violations nyo, yung days going out. Ilan na yung mahalaga dun? Yes. Tsaka yung performance sa content creator, kung nakikisama ba kayo. Yes, yung pakikisama din, guys. Isang malaking factor din yun. At tsaka hindi lang sa mga co-content creator, sa mga management din. Mm-mm. Tsaka yun na, especially din sa management. True. Diba? Kung kaya nyo makipag-communicate ng maganda sa content creator nyo, that's sa management din. Mm-mm. Ilan din talaga. Exactly. At saka pwede ba natin balikan yung last tweet, yung sent home, hindi? Wag na lang. Wag na, Bi. Hindi, kasi meron akong naging reflection. Go lang, pwede naman. Hindi, meron akong naging reflection of what happened. Di ba sobrang, maraming nagalit kasi talaga. Aminin natin o hindi, maraming nagalit. Na, mga viewers, as what you want to be called, mga viewers, na bakit daw walang natanggal kina Angel Grace at Cleo. Tapos it hit my mind. Parang it come to me na parang, what if, hindi naman talaga, kung may matatanggal man na pangatlo, what if hindi naman talaga isa kina Angel Grace at Cleo yun? What if sila lang talaga yung pinastay ng matagal? Eh, pero planado naman talaga na walang matatanggal, di ba? So what if sila lang yung pinastay ng matagal hanggang dulo para exciting? Mm. What if, for example, si Terry or iba naman talaga yung matatanggal, inuna lang silang, ano, if every tatlo ha. Meron lang, ang minimin lang ni Morings, may na-save lang na dapat ma-send home. Oo, parang gan, parang what if inuna lang talaga yung dapat pang third na send home? Kasi nga planado na dapat masisave naman talaga sila. Mm. Well, na-realize ko lang agad-agad na parang, ay, masyado natin pinag-iinitan si Angel Grace or si Cleo without actually thinking na what if hindi naman talaga isa sa kanila. Yes. Pero dahil nga planadong i-save sila, in-stay sila kasi yun yung exciting part eh. Mm. Diba? Parang, parang excited lahat ng tao. Sino nga ba sa kanilang dalawa? Where in fact, wala naman talaga sa kanila yung masisend home if ever na may pangatlo. Saka kasi lagi, kung makikita mo, parang may possibility talaga na si Angel Grace or si Cleo talaga yung lalabas kung tatlo yung masisend home. Oh. Tsaka hindi lang naman sila, may possibility ding si Terry, si Telly. Pero dahil nga, again, uulitin ko. Anong Telly? Walang si Telly. Basta. Hindi, si Terry, so ano na lang, sa bottom two na lang. I mean, sa kanila talaga, like, sobrang kabado ka talaga. Oo, tsaka exactly yung tingnan eh. As in ako, Angel nanonood Grace ako, di ba wala ako dito kasi nasa kambal ko ako. Nanonood talaga ako, sinakaganon ako. Diba? Parang nakaka-excite. Kasi ang intense, Angel Grace tsaka Cleo, lahat, dalawa sila, magagaling din kasi talaga sila eh.
Tsaka si Cleo yun, dissidentum ng ka-tribe niya kasi kailangan talaga si Cleo. Oh, and grabe yung support ni Cleo sa Tribu Riot. Parang siya yung, nung nawala si Morings, parang siya yung naging, parang, utak. Alam mo yun, utak at saka lakas ng titri talaga. Alam nyo si Cleo, alam nyo si Cleo, grabe din yung utak nun. Sobra! As in. Pero si Angel Grace, same goes with Angel Grace. Oo, si Angel Grace. Ganon din yung mga reason kung bakit siya sinisave kasi isa din siya sa mga utak ng tribe. Oo, si Angel parang Grace talaga, matalino talaga yun. Pag sinento, parang pag sinento, kunwari ako yun, sinong po si Angel Grace kasi matalino po siya. Tapos utak ako yung pinalit. Utak po siya ng tribe. Uy, matalino ka. Matalino ka. Matalino ka. Please. Tanungin niyo ko, Matt. Let's go. 89 times 100. Uranus. Yes. 3 plus 3. Venus. Oh. Diba? So, pag tinanggal si Angel Grace, ang papalit po talaga is si Pao. Nakakaya yun. Sobrang nakakaya yun. Grabe, labag sa loob. Alam mo, yung isa pang tinatanong sa atin last time na hindi natin talaga, I mean, alam naman natin sagot, pero hindi natin sinagot last time is yung 1 plus 1? Oo. Hindi. Ay, hindi ba ganun? Hindi. Yung bakit napagbigyan yung dalawa or bakit sila Francis yung hindi. Kasi may mga bagay nga, sabi ko nga last time, may mga bagay na nakikita ng CCTV 24/7 at hindi niyo nakikita. Tama. So yung pagka-send home talaga nung dalawa, which is si Chani tsaka si Francis, ay talagang, alam mo yun, nakitaan sila the whole na week na sila yung masi-send home. Kasi dun sa out of 8 ba sila? Out of 8. Yung 6 dun, yung 6 na, nakita nyo naman yung ano, diba, yung list ng top 1 to 6. Yung 1 to, yung 6, from 6 to top 1, talagang, ano, talagang nagbigay talaga ng effort para, alam mo yun, mapakita sa tao, hindi lang sa tao, pati sa content creators at sa management na gusto nilang magstay. Mm-hmm. So, yun yung reason kung bakit dalawa lang talaga yung lalabas. Actually, sinabi lang talaga na tatlo yun. Kasi nga, hindi, plan talagang tatlo yun. It's just that, yung isa kasi, na masisent home, dalawa yung pinagpilian doon talaga. Yung isa sa, ano yun, nasave silang dalawa. Kasi nakitaan sila ng lumalaban sila na eagerness na gusto nilang manatili sa loob. And Christmas nga yun, so pinagbigyan yung dalawa na yun na dapat sa kanila magpipili yung pangatlong sent home that night. Yun yung kaibahan ng ginawa ng dalawa na yun dun sa dalawa na nag-sent home dito. Na sent home. Ito nga pumapasok na hindi talaga ila Angel Grace at Cleo. Wala talaga dapat sa kanila yung sinabi sa amin. Wala talaga dapat sa kanila yung third sentum. Mm. Kasi nakikita nyo performance-wise talagang magaling sila pareho. Yung dapat yung dapat na kinoconsider sa na dalawang masasentum, mas naunang na-save. Mm-hmm. Compared dun sa natira. Pina-excite, syempre, reality show at the same time, kailangan nyo ng pasabog eh. Mm-hmm. So, ibibigay pa rin namin yung mga pasabog. Bilangin mo na lang yun. Ang 'di ba? Si Ward. Tanggalin natin yung 4 na ano, hindi. Si Ward, si Kay, tanggalin natin kasi sila hindi naman talaga sila masasent home. Si Cleo, si Angel Grace, si Ranzel, si Terry, si ano to? Si Christian. Chani at saka si ano, si Francis. Sa 6 na 'yon, yung dalawa na sent home, si Chani tsaka si Francis. Tapos, ang iniwan sa huling spot is si Cleo tsaka si Angel Grace. So, yung dalawa, si Terry tsaka si Ranzel, ibig sabihin lang nun, yun talaga yung parang pinamimilian na isa sa kanila ang masisent home that night. Mm. Kaya lang kasi, ang nangyari, hindi nga sila nasent home kasi Among 8, silang 6 silang 4 na si Ward, si Kay, si Cleo, si Angel Grace, si Terry at saka si Ranzel. Among 8, silang 6 yung talagang nakitaan ng potential at nakitaan ng alam mo yon, na eagerness na magstay sa mansion. Kaya Christmas 'yon, kaya ginawang dalawa na lang yung sent home, which is makikita din sa Kumu Dayas kasi sa Kumu Dayas natin ngayon na pinapalabas parang
percentage na lang eh. Mm. Oo, hindi pero yung exact na ano amount ilan. Is sinabi sa amin and sobrang layo talaga. Oo. Hindi niyo talaga i-expect. Hindi mo i-expect na tatlo ang lalabas that time. Kasi yung dalawa lang si Chani tsaka si Francis talaga hindi umangat sa Kumudayas. Kaya din masasabi mo na hindi naging unfair yung decision na nangyari last time. Kundi, ano, parang it's a matter of understanding kung ano yung naging decision at yung naging ano. Tsaka na, dapat nga naging masaya na lang kasi Christmas dalawa yung naging ano. And diba guys, feeling ko isang malaking factor din yung fandom count. Kasi si, ano, si Francis, marami siyang followers, TikTok, Facebook, TikTok and Facebook. Pero, mababa yung fandom count niya. Sa Kumu, alam natin na paramihan ng accounts doon. Yung basihan. And siguro kay Chani din ganun. Pero, bago lang sila. Pero, kung titignan natin si Ransel, si Terry, si Angel Grace, si Cleo, may fandom na to eh. So, hindi talaga sila mahirap. Tsaka galing sila sa season na meron ng Kumu. Oo, may Kumu na. Oo, meron ng Kumu tsaka na. Tsaka may fandom na. Na kailangan talaga na may fandom ka. Kaya siguro yun din yung, kasi si ano, naging si advantage nila. Si Francis season 1, walang ano doon, walang sent home. Si Chani naman, na sent home siya, second sent home ata si Chani. Correct me if I'm wrong, ah. Correct me. Hindi ka galit. Correct me, hindi yung ibabash niyo ako, okay? Correct me if I'm wrong. So second, parang napaaga yung, yun na lang. Napaaga yung sentom ni Chani and siguro hindi na siya nag-focus para dumami pa yung fans niya. Nung lumabas. Oo, nung lumabas siya. Kaya nung pagbalik niya ng season 4, medyo nahirapan siya siguro. Pero and then same kay Francis. Ganon din. Tsaka ang hirap talaga, ang hirap guys maghakot ng sobra. Ng fandom. Fandom, oo. Yung sarili mo. Kaya parang, alam mo, this is one of the key factors para manatili ka sa loob ng The House of Collab. Eh, kailangan, kaya pinupush talaga ng management na i-push nyo yung fandom nyo. Yes. As much as possible, kung kaya mo maghakot ka. Because in times of bashing, may magtatanggol sa'yo. Yes. In times of dias, may magbabagsak sa'yo. In times of moral support, may magpapagaan ng loob mo. Totoo. Trust me, proven and tested yan. Tayo, nagsimula naman tayo sa walang nagpapadala sa atin dati. Walang nagbabagsak. Pero because we created something na out of, hindi lang kasi supporter yung kinuha natin. Family kasi. Nagkaroon kami ng family na parang nagsusupport sa amin, binibigyan kami ng mga gagawin. Sobrang importante yan para sa lahat ng laban mo. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Akala nyo, minsan niraraso ng iba na parang, wala naman kasing fandom, wag na lang ibase sa fandom. Kaya nga dapat yung mga manok nyo, mas lalong galingan sa pagpili ng fandom at paghakot ng fandom. This is, again, wake up call. Na kailangan alam nyo kung ano yung mga priorities nyo. Aside from deliverables, huwag nyo i-take for granted yung padamihan ng fandom. Kasi sobrang importante yan. Laki ng hatak. Promise. Parang diba sinasabi natin ng season 3, kahit hindi ka naman super magaling, as long as madaming magbabagsak sa'yo, marami kang fandom, parang life is easy. Yeah. Kasi sa photo save mo, for example, i-take natin to, for example, may ibang sisi kasi dyan na kahit hindi mag-effort magpa-photo save or magpabulsahan, sinasabi natin, basta may nagbagsak lang na, for example, sabihin, Diwata or Yamashita, yun na yung ipapalibot. Kahit hindi na mag-live yung sisi, kung meron ng ipapalibot na pera, that's okay na eh. At saka meron, diba? Meron ng gumagalaw para sa content creator na yun. Exactly. Kasi, diba? Minsan yung mga ano na nga lang, diba, yung mga admins, yung mga nagla-live para sa vote to save sa Kumu, kahit hindi na mag-live yung content creator. Tama. Or kasi may mga challenges eh, so not all the time naka-live talaga yung content creator. Exactly. Kaya sobrang laking factor din ng fandom talaga. And part din siya ng ano, deliverables. Oh, kaya naman sa ating bottom four, we wish nothing but the best for all of you guys. Again, take this week as an opportunity para mas galingan palalo. Lagi nating tinitake for granted yung week. Lagi nating tinitake for granted yung week na kung saan parang sobrang down tayo kasi nga bottom four. That's understandable. But at the end of the day, it will either make you or break you eh. So dapat, again, this week is very crucial. Alam ko it's time to celebrate, but it's time to level up as well. Huwag natin i-limit yung sarili kasi busy po ako sa Christmas, kasi ganito po ako sa New Year. No. Again, may sent home pa rin. At may save pa rin. Naalala ko na yung sinasabi mo. Okay, tayo ka.
Again, ang bottom four po natin ay si Melly, si Dom, si Reyes, at si... Hindi, meron po kami mga language. Naging close kami ni Kate kahapon nung lumabas kami. May mga languages na kami na mata pa lang. Pau, isasama ka na namin. Kaya gusto mo na ba maging part... Hindi, bikilala na kita, B. Gusto mo ba maging part ng FNC After Dark hanggang-hanggang? Kasi si Shaz yung una, di ba? Wait, bakit? Hindi, kasi body language. Alam mo yun, parang di na kami napapalitan kasi. Oo, hindi na kami napapalitan. Ang napapalitan na lang lagi si namin kasama. Si Shaz, oo, yung pangatlo. Alam mo, si Shaz talaga dito. Dati. Sumunod si Angge. Si Angge. Nagkuting din. Samaw-samaw, kuting. Tapos Alinea. Tapos ikaw. Huwag ka na magpapalit, be. Utang na loob. Kami na magre-request ni... Moreng, hindi ko alam. Uy, pero masaya. Alam nyo, sobrang saya ng Christmas namin. Sabi ko sa inyo, kahit far away from home ako, sobrang naging ito yung pinakamaingay na Pasko ko so far. Kasi ang daming celebrations, ang daming gifts, ang daming mga pabigay-bigay. Thank Tsaka yung so ano, yung premium pera, be. Oo, be. Sa mga nakatanggap naman, please. Mga naka 5K dyan, 7K, utang na loob. Yung sa bahay, ko. Candy lang, be. Ay, yabang. Yung AirPods ko, wait. May totole pa. Nanggigigil ako sa iyo, be. Hindi nakatamatan siya talaga. Ito, ang dami na panalunan nito. Nag-shopping to kahapon eh. Ha, yung AirPods shoes mo. Alam mo, magpaalam na tayo, Kate. Labas ulit tayo sa New Year. Oo. Kahit yung 1 ng umaga. Kahit mall. Na-enjoy talaga namin ni Morengs na lumabas. Huwag na tayo mag-shopping ng marami para lakad-lakad na lang. Pero kahapon ah, I just want to thank both of them na... Levin, galaw-galaw. Galaw-galaw dyan sa mga may kumukontract dyan. Yung dalawa nagpa-gift us. Ana, ikaw din. Oo nga. Then, alam mo, hindi ko maintindihan si Levin. Minsan, parang, lima ba anak nito? Oo. Alam mo yung 10 million yung dias niya. At more than 10 million na kasi nagla-live pa siya eh. Tapos, yung kahit naka-mute siya, wala siyang ginagawa. Sinasabi ko sa inyo, 500K matik yun. Kahit mag, yes, baby. Mag-ano lang siya, babe, kahit sa live niya. Kahit yung reaction niya. Yun lang. Thank you. Laplaping kita mamaya. Tapos wala pang ano yan, ha? Wala pang energy yan. Thank you. Ganun lang siya, babe. Tapos tayo, umiiyak na tayo. Oo. Kumakanta, sumasayaw. Lahat na ginagawa namin. Tapos sa kanya, thank you. Okay, yes, ang, baby. Ang open remarks po at saka closing remarks talaga ay si Levin. Kasi kanina, nasimulan po na topic siya. Ngayon, yes, magtatapos na po ang live natin. Si Levin pa rin si Levin po yung kasi topic. Yung kasi siya po dito. Yung bottom four. Hindi, actually, mananahimik lang kami pag meron na tayong pamasko galing sa kanya. Oh, Levin, baka naman. Minsan, alam mo, nagre-record, magkano lang naman yung kahit sabihin natin 5,000 yung magastos. Mm. Magkano lang yan sa kinikita mo? Totoo. Kaya mo nga bumili na sasakyan sa isang Sa isang buwan, Diyos ko, Lord. Alam mo, Levin, yung ginagastusan mo yung gym lang naman. Magkano lang yung gym? Eh, naka-monthly, ano pa nga yata yun eh. Sabihin natin kasi yung... Kasi diba yung monthly niya, for example, kasi nagka-comment yung si Mami dati. Si Mami dati, si Mami kanina. Tapos alam mo, meron siyang ari, may ari, meron siyang gym. Oo. Tapos alam mo, yung ano, yung pag-member mo lang doon ng, kunwari, 2K a month. 2,000 naman. O, Levin, wala pa yun sa katiting ng sweldo mo. Kahit sabihin pa natin may whey protein siya, sabihin natin 4K yun. O 4K plus 2K, 6K. Magkano ang sinasahod mo, Levin, kahit mag-10K per month lang kahit pa may gasolina ka pa dyan, sabihin natin 10K per month. Hindi naman siya lumalabas wala everyday. Wala pa rin yun sa sweldo if mo. If ever lang, kahit pa sabihin natin 30K or 50K yung mabawas sa sahod mo. Yung 100,000 mabawas sa sahod mo, ito lang yun. Oo, wala pa yun, Levin. Sinasabi ko sa iyo. Parang kap pa lang ng daliri ko yung bawas ng sweldo mo. Tapos eh, ang viewers ni Levin sa Kumu, 11, 12, pero lahat yun spender. Paano mo naman kami, aabot pa kami ng 1,000. Oo, tapos ang spender dun, isa. Tapos, yung 1,000 naming viewers. Malakas kasi si ano. For example, magla-live ako, minsan nag-2K viewers, 1K. Tapos mag-end live ako, 50 dias lang yung meron ako. Si Levin, pag 50 nag-end... 50 dias? 50K? 50 as in 50? 50, oo. Tapos minsan 2K lang, ganun. Tapos, pag si Levin nag-end live, tapos yung viewers niya, 5 lang, 6 lang. Pag nag-end live yun, 2.2 million. Diba? 2.5 million. Malakas kasi siya sa mga ano, single mom. Oo. Yung talagang target. Malakas siya sa single mom. Di ba may anak ka? Wala, ayun dalawa yun ha. Excuse me. Pass, pwede po pass. Bang next time na mag-hosting kami ni Pao, si Moreng saman po yung kasama natin. Kasi single mom din. Oy, true. Sa fair moms. What if i-guess natin siya? Oy, ba't di ako i-guess doon? Di naman ako nanay. Kasi para po siyang baliw-baliw nung season 3. Naniwala kaming lahat na meron na siyang 2 years old. Yun ba yung naging away namin ni, ano, no, ni Patrick kasi nung time na yun. Kasi sa sobrang kagustuhan niya na maniwala si Patrick na meron na siyang anak at hindi ni
nila pwedeng ipagpatuloy yung relasyon nilang dalawa ni Patrick. Sabi niya, Patrick, wag kasi meron na akong anak, 2 years old, ganyan. Pinakita pa niya yung picture, kami naman si Uto-Uto, naniwala kami. Diba? So parang kinoconvince namin si Patrick na, oh, wag na, kasi may anak si Morex, ganyan, ganto ganyan. Oh, bakit, yun, wait lang. Yun pala, I mean, parang hindi, ito kasi pinipilit niya that time na, wag na Pat, kasi may baby na ako, ganito, ganyan. Bakit kung so, may anak mo ba, hindi pwede mo rin? Pwede naman, ini-insist niya lang na ayawan siya ni Patrick. Ini-insist niya na ayawan siya ni Patrick that time. Anong sagot ni Patrick? Hindi, okay lang, napatol naman ako. yun talaga yung sinabi ni Patrick that time. Kung patol naman ako sa single mom, okay lang. Kahit hindi single mom. Paninindigan ko, sabi niya, paninindigan daw ni Pat yung anak mo. Sili ko kahit anong klaseng mom, papatulan mo. Nagigigil ako, babe. So, ayun na nga. Sa mga bottom four, ito na, mag-closing remarks na tayo na hindi si Levin. Yung... Oo, wag naman si Levin. Mabait naman si Levin. Oo, mabait so, naman siya. So, ayan. To end this live ng matiwasay ay pagpasensyahan nyo na kami dahil wala kami talagang info na masasabi sa inyo kasi... Hulaan na lang natin, sabay-sabay tayo. Ginawa na naman namin lahat mag-tweet ng... Mag-tweet na lang kayo, guys. Ginawa naman namin lahat ng best namin para i-share sa inyo, maging transparent sa inyo, na parang open kami sa inyo na dito nyo mahahanap sa FNC lahat ng sagot. Kaya lang kasi parang we feel like na... Tama pa ba yung ginagawa namin na sinishare namin sa inyo? Kasi the more na nagsishare kami, the more na kina-question nyo kami, the more na meron kaming binibigay na info sa inyo, kami yung nasisisi na mali kami. Even though kami na ano? Kami nasisisi na, hindi, ano lang yan, ano, opinion lang ng mga host yan. Even though, hindi naman talaga siya opinion lang namin. Hindi lang naman siya galing sa sarili naming utak, kundi galing talaga siya sa reliable source namin. Yes, na yes for you. At yun lang, na parang wag na sana tayo umabot sa ito na hindi sa namin... Sa korte? Hindi. Ito, wag tayo umabot sa hindi namin sinabi ngayon yung reasons bakit sila bottom four and everything. Sana wag na lang makareceive ng, hala, ba't di na nila sinasabi ganito, ganyan. Para sa peace of mind nyo. Uh-oh. Yan na lang. Yan na lang din talaga. Kasi, di ba, yun din naman yung gusto ng karamihan. Pag binibigay yung transparency, the more na pinagdududahan. Like, bakit ganyan? Bias, ganito, ganyan. Kahit. Yun naman talaga yung ginagawa. Kahit na may papakita tayo na, mapapakita talaga na mapapatunayan na ganito yung ginawa. Pero, yun na nga, dahil gusto namin ng peace of mind nyo, kasi may nasasabi rin naman kayo palagi, kahit maging tama naman kami dito, mali pa rin yung makikita nyo, di ba? So, yun na lang, guys. Kayo na lang mag-isip kung bakit sila na bottom four. Mm-mm. Para wala na rin sakit ng ulo sa amin na nagmumukmuk kami sa gilid kasi ganito yung sinabi niya sa amin. Di na, tama na. Isip na lang kayo ng kung bakit sila bottom four ngayon. Yes, ipapasa inyo na namin yan. Oo, sumain nyo ang bottom four. Hindi! Sumain nyo ang peace of mind. Yes, peace lang tayo dito kasi nga mag-new year na. Yes. Let's go 2023. And palitan na natin ang mga negativity na nangyayari sa mundo at kung may magkamali, i-address natin ang maayos para at least hindi sobrang nagmumukmuk yung content creator na napapagtulungan dahil meron siyang ganitong nagawa or meron siyang ganyang nagawa. Actually, wala naman kayong nasasabing negative eh, kasi nagdi-deliver lang naman kayo. Yung mga tao lang yung gumagawa ng negative. Thank you, Mom. Tama. Thank you. Thanks, Thank Mom. You. Thanks, Pero, Mom. It's okay, Josh. Thanks, Mom. Pero again, guys, thank you for those of you who waited, who watched. Maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa. Alam niyo ba, ang FNC ngayon, hindi na lang kami yung usual na bardagulan yung nakikita. Yes. We are actually leveling it up. At yung mga shows namin dito, mas magiging maganda for all of you guys. Yes, of course. Saka lagi namin itong pinaghahandaan kung ano ba yung ipapakita namin sa inyo. Nagre-review kung... kami, ha? Hindi kami yung tipong sabak lang dito. Mm. Tapos biglang, ano, please. Sabi ni Maribeth, sana daw mag-podcast na din tayo. Guys, actually, meron na talaga. Kaya lahat ng topics na naiisip nyo, meron dito yan sa FNC. Kaya soon, abangan nyo yan at sana suportahan nyo kami. Tsaka abangan nyo sa pag
sapit ng Pasko. Ang panigalo ay okay lang ako. Hanggang nandito kayo. Yung rock. Love you. Actually, hindi. So, sa pagtapos ng New Year, abangan nyo maraming shows na ibibigay ang FNC para sa inyo. Yes. At hindi lang tayo magfo-focus sa The House of Collab. At hindi lang tayo magfo-focus sa bashers at sa mga issues, viewers or ganun. Issues. Lahat yan, iiwan na natin this year. Magiging at, ano tayo, wholesome. Yeah, wholesome. Wholesome. Grabe naman ang wholesome. Grabe naman ang wholesome niya, parang butas. Wholesome. Grabe ang wholesome. Hi, Rosal Espiritu. Again, guys, thank you so much sa lahat naman nandito sa live natin. Kahit medyo konti tayo, alam yes. ko naman the best pa rin kayo. And of course, don't forget to please do join sa FNC Gang sa group page natin. Mahanap nyo, search nyo lang Fairfax Network Channel Gang at makikita nyo kami. Dahil madami tayo doon actually, doon kami nagiging una yes, sa lahat guys. Ng chikahan at updates. And of course, thank you from the bottom of our hearts. Maraming yes, maraming salamat. We love you, FNC Gang. Uy, ganyan lang sinabi ni Morengs na from the bottom of our heart. Oo, kasi wala na akong puwet eh. Uy, hindi kasi every time uy. Pag nagla-live siya, lagi niya sinasabi, thank you sa mga nagbabagsak from the bottom of my butt kasi my ayaw butt is bigger than my no, heart. No, Morengs, meron kang puwet, shy tayo. Plan. Pot! Charot. Uy, pero guys, thank you so much once again. This is Gandang More. This is your Kate Maikawa. And this is Pau Pau Weber. And we are the Fairpoms. And then this is Fairfax Network Channel. Thank you. Good night. Good night. Sinetch ite. Sinetch Itay.